Isa na namang story ng buhay ng ating sender ang babasahin natin ngayon. Sisimulan ko na. Dear Bess, tawagin mo na lang akong Yang Yang. Sumulat ako sa iyo kasi gusto kong i-share ang aking karanasan. Nagtatrabaho ako sa isang restaurant. Doon ko nakilala si Mr. R. Nakasamahan ko din siya sa trabaho. Una, hindi ko siya pinapansin kasi baguhan pa lang ako sa pinagtatrabahoan namin at hindi din kasi ako palapansin. Pero dahil kami lang dalawa, Pilipino na nag-work doon sa restaurant, kaya madali kaming naging close sa isa't isa. At inulungan niya ako lagi sa mga trabaho ko. Pag-umaga, pagdating ko sa trabahoan, may breakfast na siyang hinanda para sa akin. Yung water bottle ko naka-ready na. Dahil matanda pa siya ng ilang taon sa akin, kuya ang tawag ko sa kanya noon. Tapos one day, nagkasabay kami umuwi at nagkwentuhan sa daan habang pauwi kami. Sinasabi niya na isnabera daw ako nung una kasi di ko siya pinapansin. Kinakausap ko lang daw siya pag about sa trabaho. Sinadya niya natapusin ang trabaho niya ng maaga para mabutan niya ako at magkasabay kami pauwi. Nauuna kasi ako mag-out sa trabaho kasi lagi ako inutusan ng boss namin na magpunta sa bangko para mag-deposit ng sales namin. Tapos one time, nagulat ako na sa labas na siya ng bangko nag-aantay sa akin. Niyaya niya akong mag-coffee sa my Starbucks. Yun ang una naming date na pala. Next day, lagi na niya akong hinahatid pa uwi. Nagtataka ako kung bakit niya ginagawa yun. Yun pala, manliligaw daw siya sa akin. Pero Bess, my girlfriend na siya. At may kinakasama na din ako. Pero dahil mabait siya at parang ideal man ko siya, marunong magluto, maglinis, madiskarte, matangkad, yung katawan niya matipuno at yung itsura niya guwapo. Kaya parang nahulog ako sa kanya kaagad. Sabi ko sa isip ko, napakaswerte ng girlfriend niya or magiging asawa ni Mr. R. Asawa ko ang tawag namin sa isa't isa kasi. Lagi kaming napagkamalan na mag-asawa sa mga customer namin sa restaurant. Sana ito na lang ang mapapangasawa ko. Yun ang sagot namin lagi pag nag-usap kami tungkol sa mga nagtatanong sa amin. Kinatisundo niya ako pag libre siya. Nag-date-date na kami pagkatapos namin sa trabaho. Tapos lagi na kaming sabay na mag-lunch at dinner. Kahit pagod kami after work, nawawala ang pagod pag magkasama kami kahit saglit lang. Nilugtuan niya ako pag may gusto akong kainin. Pag may lakad ako, inahatid niya ako. Tapos pag day off namin, gumagawa kami ng paraan para magkita saglit. Paggabi naman, lagi kami nag-chat, message, call at video call. Laging nag-send pic ng update kung ano ang ginagawa namin pag hindi kami magkasama. Pag-ibig nga naman, nakakalimutan ang mga pares namin. Para bang nawawala sa isip namin na may mga partner kami pag magkasama kaming dalawa. Yung ayaw na namin matapos ang araw para hindi kami magkahiwalay, yung feeling na in love kami parehas. Patago ako nag-chat or message sa kanya kasi nga may partner ako at inan din siya. Umabot kami ng 5 months ni Mr. R na patago ang relasyon, masaya at punong-puno ng pagmamahalan. Napakabilis ng mga nangyayari, pero mabilis din natapos ang relasyon namin. Isang araw, nakita ko sa Facebook niya na ay kakasal na sila ng partner niya. Tinatanong ko siya kung totoo yun, kunwari di ako nasasaktan. Ikakasal na pala kayo ng girlfriend mo. Kailan? Yun ang sabi ko sa kanya. Pero deep inside, ang sakit ng nararamdaman ko, Bess. Sagot niya, gusto ng parents namin na ikasal kami.
kasi matagal na din daw kami magkasama sa boarding house. Sabi ko, pwede ako na lang. Mahal na kita. Sagot niya, kung sasama ka sa akin, magtanan tayo. Punta tayo sa lugar na walang nakakilala sa atin. Pero kahit masakit, Bess, itinigil ko ang aming relasyon. Noong nalaman ko na ikakasal na sila ng GF niya, naawa ko sa babae dahil kaya niyang iwan para sa akin. At pati sa pinakasama ko, naawa rin ako. Mabait din naman ang aking partner. Mas maganda na din yun para wala kaming masaktan na ibang tao. Lumipat ako ng trabaho para di na ko na makita siya. Masakit man sa akin pero tinigil ko na ang aking kalukuan. At hanggang ngayon, iniisip ko ba yun siya? Araw-araw, umiiyak sa sobrang sakit na dapat hindi ko maramdaman yun kasi alam ko naman na may girlfriend siya. Namimiss ko siya lagi. Sana isang araw, mag-cross ang landas namin at mayakap ko ulit siya. Pero malabo na mangyari yun. Sana kung saan ka man ngayon, asawa ko. Sana masaya ka at mahalin mo ng lubos ang asawa mo. Umiyak ako ngayon habang sinusulat ko ang liham na ito. Miss ko pa din siya sobra. Hanggang dito na lang, Bess. Lubos na tumagalang, yam-yam. At ang masaya kasa pili niya, hindi ko na pipilit pa. Napakagandang istorya. Thank you, Sender Yang-Yang, sa pag-share ng iyong love story. Kung may gusto kang i-share na love story or story ng life mo or ng kakalala mo, or kung may tanong ka na gusto mong i-share, or kung may mensahe ka na gusto mong iparating sa isang tao, ipadala mo lang sa akin at babasahin natin dito sa Dear Bess Tuwing Webes. Ipadala mo lang sa akin sa aking Facebook or Facebook page na Marilus Best, or i-email mo lang sa akin na nasa description ang aking email address. Ang nakaganda nito ay kung sino yung may pinakamaraming views at likes at the end of the month ay mananalo na 777 pesos.